The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said, Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hears his voice, as he calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him, because they do not recognize the voice of strangers. Although Jesus used this figure of speech, they did not realize what he was trying to tell them. So Jesus said again, Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. What matters most in your life? Marahil ito'y simpleng tanong at narinig na natin, no, na maraming beses, nadaanan na natin, nabasa na natin, no, sa buhay natin, no, at dumaan na ito. Pero maging ito may simpleng tanong o tanong na minsan ay binabaliwala natin, kapag tinutuka natin ang tanong na ito, ay mahalaga ang tanong na ito. Sapagkat dito, sa tanong na ito, ay tinatangay tayo doon sa kasagutan o doon sa malalim na bahagi ng ating pagkatao, ng ating sarili. Ano nga bang mahalaga sa buhay? Ano ba ang mga pinapahalagan ko sa buhay? Sabi nga nila, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay nandun din ang iyong puso. No? Where your treasure is, there will your heart also be. Kaya nga, ano ba ang ating mga kayamanan? At ang kayamanan na hindi lamang no, ay tumutukoy sa mga material na bagay na meron tayo. Ang kayamanan ay pwedeng tao. Kaya nga minsan sa buhay natin, no, ang mga magulang o isang pamilya, no, itinuturing ang kanilang mga anak, kanilang mga apo o bahagi ng kanilang pamilya bilang kayamanan. No? Every time a life is born in a family, no, we consider it a blessing, a precious gem, no, coming into the family. We are all treasures, precious to everyone, especially to people we love. And we have people whom we treasure. Pwede sila ang ating mga kayamanan, ang ating kayamanan na pwedeng maging ang ating relasyon. No? Sapagkat ang relasyon ay mahalaga sa mundong ito, lalo-lalo na sa atin, sa bawat isa sa atin. Sapagkat ang mabuting relasyon na meron tayo, no, sa asawa, sa mga anak, sa kaibigan, sa ating kapwa, no, good relationships, human relationships that we have could save our day. No? This is a very good stress buster. No? Kapag maganda ang ating pakikitungo sa mga taong pinakikitunguhan natin sa araw-araw, no? Sabi nga, mawawala ang stress natin. No? Pag marami tayong kaaway, no, nakaka-stress. No? So this is very good for our psychological health, for our emotional health. So when these things make us better persons and preserve us as whole persons, then we can consider these things as our treasures. Mahalaga sapagkat ito ay bumubuo sa atin at ito ay nagpapaibayo, no, sa ating buhay. It makes our lives, no, improved and better. Pwede rin ang kayamanan natin ay material na bagay. Pwede ang pera natin, ang laman ng bank account natin, no?
So pwedeng ang mga minana natin sa mga magulang natin, ang kayamanan na meron tayo, no, sa ating mga kamay, kung anong meron tayo ngayon, mga material na bagay. Mahalaga rin ang mga bagay na ito sapagkat they also give us our material security, no? Lalo na sa panahon ngayon sa mundong ito, na no, kung saan marami ang wala, marami, no, ang nangangailangan. So mahalaga at hindi sigurado, no, kung ano ang darating na bukas para sa ating lahat. Tayo ay nasa gitna ng pandemya, nasa gitna pa rin tayo ng pagsubok. Hindi natin alam what will happen to us in the next coming months and even years. So when we have something within our hands, no, it gives us a kind of sense of security. Kaya nga kailangan meron tayo, no? It could be material things. Mahalaga rin ito, no? Sapagkat ito ay ang magbibigay sa atin, no, ng mga simpleng pangangailangan natin sa buhay. Bubong natin sa ating mga ulo sa tuwing gabi o kapag umuulan, mga damit na sinusuot natin, pagkain na kinakain natin sa araw-araw, no? We need money for that. Because in our world today, nothing, no, seems to be free. No, kahit nga yung mga community pantry natin, di ba? So you give a little when you take a little, no? So it's always a give and take relationship, no? We always give in order to get, no? So hindi lahat ng panahon ay libre ang mga bagay-bagay. We have to be secure. We have to have something, no, in our hands. Mahalaga ang relasyon, ang mga tao, mahalaga ang material na bagay. Basta tama ang ating paggamit, tama ang ating pagsasabuhay sa mga ito. Sumalit may isang bagay pa, no, na mas mahalaga kaysa sa mga material na bagay o kasi sa relasyon natin sa buhay. At ano ito? Ito yung pinapatungo o tinutukoy ng ating Panginoon sa araw na ito. Kanino ba kayo sumusunod? Where does your heart follow? Or to whom, no, does your heart lead you? And Jesus is telling us through the gate. The gate. Jesus is the gate of the sheepfold. Yesterday we celebrated Jesus as the good shepherd. But today, no, he illustrates himself as the gate of the sheepfold. No, he's not only the good shepherd, but he's also the entrance gate of the sheepfold. That everyone in the fold, no, would recognize his voice. And everyone who recognizes his voice will follow him. No, the only treasure of the sheep is the voice of the shepherd. Because when they recognize the voice of the shepherd, they follow that shepherd. They do not follow the voice of the stranger because they do not recognize the voice of the stranger. They run away from the stranger. And so what does it mean? So is Jesus part of the treasures of our heart? So if our heart follows our treasure, then where is our heart leading us? To only this world? In this material world only, because our only treasure is the material things? Or also only in this world, because the only treasure we have in our heart is our relationship? But our relationship does not guarantee eternal life. Kaya nga ang pinaka matindi na pwede natin ipangako, no, sa ating relasyon sa mundong ito ay hindi habang panahon. We do not promise forever to people. We can only promise a lifetime of relationship. Hanggang dito lang sa lupa ang ating ugnayan, no? Until death do us part. No, that could be the highest commitment, no, that we could give to our human relationships. Why? Because we do not hold forever. We do not have forever in our hands. But only God can promise a relationship beyond this lifetime. That's why He promises eternal life. I have come to give you life and to have that life abundantly. And Jesus means, I am giving you eternal life. Again and again, Jesus has been promising to us this. The kingdom of God is here. Enter the kingdom of heaven. You are invited, no? And I want you to partake with me, to share with me happiness in heaven. Make this the ultimate treasure of your heart.
Mahalaga ang relasyon, mahalaga ang material na bagay. Subalit, beyond this world, there is something more important than this. And that is our relationship with Jesus. He is the way, and He is the gate, and He is also our eternal life. And so, aside from these treasures that we cherish in our hearts, let us also put priority, no? The first in our list, relationship with God. Because if we seek first the kingdom of God, then everything else will be given back to you.